Fan Radio. Subaybayan ang programang kalasaran. Mostang bayan ang kaamuminang bata. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga, hosted by Tito Lihuan, kasama si Pete Morris. Ito lamang sa impinan ng DWS 14 na Bentay Cotton na napindahan ng mga radyo. Kalasan, Post ng Bayan at Kaambigil ng Masa. Okay, isang magandang umaga po sa ating mga giliw at kapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Magandang umaga po, nandito na naman po ang programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po mga kaibigan, marami po tayong talakay ngayong mga issue ng ating pong lipunan dahil po sa mga pangyayari ngayon. Ako po ang inyong kasag at tanod ng bayan, si Tito De Juan. At siyempre po mga kaibigan, nandito po yung ating mga partner, si kasamang Romy Matunog. Magandang umaga, kasamang Romy. Magandang umaga sa inyong kasamang Tito at lalo kay Madam Mayet. Magandang umaga at lalo na sa nakikinig sa aming programang Kalasag. Magandang umaga po sa inyo. At siyempre po nandito po yung ating prinsesa ng programa, ang ating pong babaeng lagalag, si Madam Mayet Robles. Magandang umaga sa mga Mayet. Siyempre po, magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga tagapakinig at siyempre sa tagapanood sa YouTube. At siyempre, talaga naman pong napakainit ngayon ng ating pong mga pag-uusapan dahil po sa ang dami pong lumalabas na mga issue ngayon, lalong-lalo na po dyan sa ating pong Bureau of Custom. Dahil po sa bago na po ngayon ang nakaupo dyan sa Bureau of Custom dahil po sa pag-resign o ano man ang matatawag natin, pinaalis o parang napilitan o ano man ang tawag natin sa pag-alis ng dating commissioner, commissioner na si Custom Commissioner John Sevilla. At siyempre, sino yung pumalit? Siyempre po, ang pumalit po yung kapatid po ng dating senador at governor dati ba ng, hindi ko alam kung governor pa ngayon, ng Laguna, na si dating senador Joey Lina. Ang pumalit po, ay siyempre yung kapatid niya, si Bert Lina, na may-ari po ng, kung hindi tayo po magkakamali, yung F21, parang... yung isang courier ang pag-aari niyan kung hindi tayo magkakamali, partner. Huwag na natin pakialaman yung kanilang negosyo. At syempre, at syempre dahil po doon sa kanya pong pag-retire o resign o pinalis, eh marami pong kaakibat na mga balibalita dyan na dahil po sa sobra daw pong katiwalian dyan sa custom, hindi na masikmura ng tanong mama. Kawawa naman yung mama. Ay, medyo inaanay talaga daw ang konsensya pag nandyan sa custom. At syempre, ibibigay natin yung kaganapan na aming sinasihan mismo ni Karomi, ano? Doon sa, anong hotel yun? Nung Miyerkules ng hapon. Sa Jade View Restaurant, no? At talaga naman itong aking mga partner. Hindi ko naman marit talaga. At syempre, ang iba mga partners, na ang isa po sa mga kumakalat ngayon ng mga info na dahil na daw siya ay nag-resign o nag-retire o whatever, ay na-pressure dahil sa isa pong opisyal ng Malacanang para parang hinihingian ng budget para sa 2016 election. $3 billion kung hindi tayo kamali. Pero talagang hindi raw makonsensya ng mama. Kaya napilitan na umalis. Okay. Kung sino man yun na nagpipressure dun sa mama, yan ho ang tuklasin ninyo. Correct. Pero meron na tayong mga pangalan na talagang maugong yan dahil po sa, siyempre, nalalapit na po yung mga kaibigan. Nalalapit na po yung election sa 2016 at kailangan pong pundo. At
siyempre po, ang nag-a-assign ng mga bagong pinuno dyan, eh, siyempre, nagagaling po sa administration. At ano po ba ang partido ng administration? Hindi po ba? Liberal. Siyempre, LP. Kaya nga, yung mga balibalitang iyan, eh, siyempre, kailangan natin yung himay-himayin kung may katotohanan. Gaano ba katotohanan na pressure yung mama? Eh, talaga namang, eh, binabantangan naman talaga ang Bureau of Customs na talagang isa sa mga ahensya ng gobyerno na talagang milking cow. Kaya nga, imagine yung nakaraang mga balita po natin dito, mga tinatalakay po dito, isang janitor dyan, eh, napakarami may mga sasakyan. Janitor lang yun, janitor lang yun. Oh, yung security guard, eh, magkano lang ba ang sweldo? Hindi natin sabihin na maliit. Pero magkano lang ba ang sweldo ng security guard? Maliban na kung may supermarket siya. Di po ba? May malaki siyang negosyo. Kaya nga, hindi ka taka-taka kung kumikita yung mga namumuno dyan, mga partner. Grabe, no? At ano po yung namag-usapan sa inyong pong pinuntahang hotel? Dahil po sa... Ito may custom. Sa Jade Valley Hotel. Pero dun sa balitaan sa Lendal kahapon, isang anomalya na naman ulit na ibinulgar sa atin ng kasama si Inspector Angie Bautista tungkol dun sa corruption na naman, tungkol sa corruption. At meron siyang slide presentation kahapon, ha, na ipinakita kung paano yung hatian dun sa pagkain ng mga preso na 50 pesos na allowance dun sa pagkain. At yun ay siyempre, mamaya pag-uusapan natin. And then, speaking of corruption sa tawag, yung Pen Power pala ang siyang nag-organize nung tungkol dun sa balitaan na yun. Pen Power for Democracy and Good Governance, GDGG. Yan po sa pamamagitan ni Susan Amoroso at saka si Chando Morales. Sila po ang nag-organize niyan and then partnership sila. Tungkol dun sa, ang pinag-uusapan natin doon tungkol dun sa kaganapan na sa custom. At syempre, ang guest nila doon ay si Jesus Aranza, presidente ng Federation of Philippine Industries, at yung dating commissioner ng custom na si Titus Villanueva, na ngayon ay retired na at custom broker siya at CPA lawyer sa GE Antonino yung kanyang opisina. Ang ganda ng talakayan doon, partner. At ako, ang inyong lingkod, kasama si Romy Matunog, ang siyang kumuha ng video. Hindi ho sila nag-welcome ng mga TV crew dahil ang gusto po nila ay permanent na ibibigay ng inyong lingkod ng Kalasag sa masa. No, permanent po may ibibigay na, at buong buo, ibibigay natin yung kaganapan doon. Kaya kung kapusta po tayo sa oras, ay doon nyo lang po subaybayan. So, kung ano man po yun, ay ipa-plan natin dito para, hindi pa namin nagawa. Hindi ko pa nagagawa yung pag-i-editing. And then, yung kaganapan doon, i-re-written din po ng inyong lingkod na si Susan Amoroso pala. Si Susan Amoroso at saka si Chando Morario, sila po yung magre-record doon, mag-i-print media nila as newspaper, no? At pamimigay sa opisina ng mga kongreso, Congress League, ipakakalat nila yung kanilang print media na yon, newspaper yon. Kaya ako nalang po dito. At syempre, dahil nga dyan sa pag-uusapan po natin yan, napakarami talaga ang balita ngayon na anomalya dyan. Lalong-lalo na po sa mga reports na wala na pong port congestion dyan sa Bureau of Custom. Pero, ang katotohanan, nagre-reklamo po yung mga broker. Dahil sa sobrang mahal na sinisingil po sa kanila. Paano po natin masabi na wala na pong port congestion dahil sinisingil pa rin po sila ng port congestion fee? Yung mga yun, nagsalita doon, ay suggestion lang nila. Eh, pero kung makakalusot, kasi sabi nga, kung palulusotin nung nakaupo sa gobyerno natin, yung kanilang suggestion. Dahil bilang dating former commissioner ng Bureau of Customs, si Titus Villanueva, talagang naghanda na siya ng plataforma kung paano maiiwasan yung port congestion at saka yung mga corruption doon sa Bureau of Customs. So kung paano yon, buong-buo ko pong may papanood sa inyo yan sa pamamagitan ng Pen Power for Democracy and Good Governance at yun ho ay sa pamamagitan ni Susan Villanueva. And then, yung partner yung nabanggit doon konti, ano ba yun? Yung tungkol doon sa
20 containers ng sibuyas. Sige, anong biyagi sila doon? Kwento mo. Tungkol doon sa, ano, sa container na biglang nawala. Ang laman. Ang laman. Ang laman. Magic, ano? Nandyan yung container na wala ang laman. 2,000 container. Doon pa sa propaganda yung iba. Ito ay mga ang laman nito ay mga puro sibuyas. Napakatagal ng mga panahon na may 2,000 container. Ano ba? Diba ka naman ang bulok na yun? Sa sobrang tagal. Hindi. Naubos na. Naubos na! Naubos na. Kaya nga. Nag-aaboy sibuyas na sila. Oo, marami talagang magician dyan. Maraming magician talaga dyan. Eh kung nakikinig po mga reporter dyan sa Bureau of Customs, si kasamang July, atin po siyang matanong tungkol po dyan. At syempre po mga kaibigan, napakarami pong mga anomalya na dapat nating pag-usapan. Ito ba talaga? Gaano katotoo ito? Ang ating pong mga naririnig na ito, nasasagap na ito, at nababasa sa mga pahayagan. Dapat lang po talakayin po ito. At for the meantime po, dumako po tayo sa iba pang mga talakayin. Dahil po kung hindi tayo maubos-ubos dyan sa Bureau of Customs. Dahil napakarami nang dapat pag-usapan dyan. At kung nakikinig po ating reporter dyan, si kasamang July, tulungan nyo po kami dito sa pagpaliwanag kung ano ba talaga ang mga nandyan. Hindi pa mawala po dyan. Kahapon nga po na kuha natin informasyon na tuloy-tuloy pa rin po yung 3 o'clock habit dyan sa Bureau of Customs. Every Friday, piyesta po dyan! Ganon? Akala ko ba na wala na yung Friday, balang araw? Ngayon. Pero Friday pa rin pala. Every 3 o'clock habit. Friday. Yan po yung piyesta sa Bureau of Customs. Swerte na ba nila? Swerte. Laki ng inikita, partner. At siyempre po. Magkakaya ako, partner, ng ganito doon. At siyempre po, atin muna pong pasalamatan yung ating pong nakausap kahapon na deputy po ng barangay dyan sa Barangay Lumanigato, kung saan po ay nakausap po natin si kasamang June Cortez, at siya po ay ating pong hininga ng tulong dahil po sa lumapit sa atin tungkol po doon sa nangyari dyan sa may Deca Homes, kung saan may isa pong sinapak na bata. Ganun? At ito po ay adult na ang nanapok sa kanya. Pero ang reklamo kasi po ng magulang sa atin, na nung sila po ay nagpa-blatter, wala pong responde. Pero nung kinabukasan, na ang nanapok naman ang reklamo, may responde agad. Ito ay miscommunication lang, dahil nga sa, siyempre, panggabi yung mga tanod na sinumbungan nung nasapok. Tapos pang araw naman yung sinumbungan nung nanapok. Kaya medyo hindi magandang yung response nung gabing naka-duty. Kaya inilapit po natin ito sa kanilang deputy na si deputy June Cortez. At nangako naman si deputy Cortez na aksyonan niya ito. Sa katunayan po, nagharap-harap na po sila nung nanay at mayroon na po silang pinag-usapan at na medyo kiniliwanag na sa atin na miscommunication lang yun dahil nga sa nung panggabi, iba yung nag-responde at iba rin yung panggabi. Kaya, salamat po sa aksyon at nawa po, yung mga gusot na ito, magkaintindihan, lalo-lalo na po, pag isang lugar lang po tayo, kailangan po, magkasundo-sundo po tayo. Kasi, nakikita po tayo, halos araw-araw, nakakasalubungan po tayo dyan, magpasensyahan po tayo. Pero, siyempre po, pananagutan po natin yung ginawa natin kasi kung may consequences yan. At saka walang body contact. At saka medyo masakit ito kasi ang involved dito bata. Minor di edad. Mabigat ang kasong yan. Kaya nga, ang ating pong hiling. At salamat po dyan sa Barangay Lumadigato. Ating pong kinokontak ng kapitan dyan, si Kapitana Bates. Pero hindi po natin makontak. Medyo busy po yung kanyang cellphone. Pero, kakausapin natin si kasamang June maya-maya kung natin pong makausap para mismo sa kanyang mga labi, malaman natin kung ano po yung mga naging resulta ng kanilang pag-uusap kasamang Romy. Okay. Pwede pong itawagan mo si kasamang June. Okay. At for the meantime,
Eh, pasadahan po muna natin ang ating pong mga iba pang isyo na dapat talakayin. Baka naman po tayo po'y nalilingat sa ating pong mga aktibidades araw-araw, ang ating pong mga gobyerno. Mm-hmm. Pero... Hello, sir. Hello, magandang umaga po. Kasamang John, si Tito D1 po ng Kalasag Boses ng Bayan, nagkakampi ng mata. Kasamang John. Live po. Live po tayong napapakinggan sa programang Kalasag Boses ng Bayan. At aking lang po, ipaluap yung tungkol po sa usapan ninyo nung na-complainan kagabi, kasamang John. Lumalapit kasamang Jun. Tumulong sa mga lumalapit po sa akin kasamang yun. Okay po, maraming salamat at mabuhay po kayo dyan sa Barangay Lumadigato, Marilao, Bulacan. Yan po mga kaibigan, ang tinig po ng
talaga pong chief na po talaga siya, hindi na po siya deputy. Diyan po sa may barangay Lumadigato, si kasamang June Cortez. Iyan po mga kaibigan, at talaga naman pong umaaksyon ng mga official po natin dyan. Lalo-lalo na po sa pangunguna po ng kanila pong kapitan. Medyo busy lang po yung linya niya kaya hindi po natin siya natawagan. Pero dahil po dyan, saludo po ang programang Kalasag Boses ng Bayan at kakampi ng masa sa inyo pong pag-aksyon at pagtugon. At nawa po dyan po sa ating pong mga kabarangay dyan, huwag po tayong mag-away-away. Dahil po tayo magkakapitbahay at tayo po dapat ay magkakaintindihan. At siyempre, kasama ng Mayet, ano po yung mga binubulat-bulat po dyan? Kasama ng Mayet. Tungkol lang ito sa Caloocan, sa sedula ng Caloocan, bakit kasi ganon? Nung kumuha, nung yung aming non-profit organization na samahan ay siningil ng 3,000 sa sedula lang. Mm-hmm. Oo. So bakit kailangan siningilin yung backlog? Kasi hindi raw kami kumukuha ng sedula mula pa nung simula. Mula pa ng simula. So, namingil sila ngayon ng ilang taon na hindi kami kumukuha ng sedula. Para bang, kumbaga sa DIR, we need na nga nila yung registration ng pangalan eh. Kasi non-profit nga, hindi kami naghahanap. Naposibula, napakabahal. Oo. So, we need na nung DIR, yung collection na payment ng every year, no, na 500 pesos. Samantalang itong sedula, na 500 din ang halaga ng isa, 550, eh siningil kami ng kung ilang taon kami hindi nagbabayad, hindi kami kumukuha ng... Kaya nga, so yun... Ang alam ko dyan, partner, ang sedula, inaabolis na yan. O, kaya dahil nga po eh. Sa... hindi naman po masyado ng ano ngayon, pinupunit ngayon ng unang panahon. At ang alam ko... Ang pagsingil dyan sa sidula, kung ano ang income mo. Oo. Malaki ang income ng inyong mga. Wala yung income eh. Hindi sila nag-o-okay na rin. Ganun kalaki ang siningil. Dahil siguro laki-laki ng income yan. Baka naman tinatago mo, kasama mo yan. Ay, nako. Pasyalan na nila yung lugar. Yun, ang tama. Inspeksyon ninyo po ang isang lugar para malaman nyo kung may kinikita ba itong lugar na ito para singilin nyo ng mahal. Kasi Barangay Barangay 175 yan, nasa sakupan ng Barangay 175 at Sitio Matarik. Yan, kaya yung lugar na yon talagang mga ipaluan po yan ng kasamang mayor doon sa kapitan nila. Yan. Tama yon. At siyempre po mga kaibigan, dahil po sa baka nakaligtaan po natin, busy-busy po tayo sa mga lumalabas ngayon ng mga issue ng ating lipunan. Napabayaan po natin itong mga naglipa na po mga pasugalan ngayon dito po sa buong NCR at Karatig na mga lalawigan. Ito po yung may mga reklamo po, binaha po tayo ng reklamo tungkol po dyan sa mga pasugalan. Kaya tayo po ay nananawagan po dyan, lalong-lalo na po dyan sa provincial director ng Bulacan. Napakarami na po sir ng mga pasugalan sa Bulacan. Baka naman po natutulog yung inyong opisina at hindi po nakakante itong mga pasugalang ito. Baka magdududa tayo niyan. At kay Governor Willie Alvarado, sir, baka naman mayroon kong kayong guts para ito iwasakin, para hindi na po makapagpinsala sa ating pong mga kabataan. Ang report po sa atin na marami pong nalululong na mga kabataan dito. Kanina nga nag-uusap kami ni kasamang Romy, talaga na pong mismo siya. Marami pong mga reklamo ang dumating sa kanya. Diyan po sa Bulacan, umakalat daw po dyan. At kung atin pong makuha pang mga impormasyon po dyan, bibigyan ko po kayo ng mga listahan dyan para inyo pong mabisita. Kung baka naman alam po ninyo yan, ako naman naniniwala alam ninyo yan. Kaya dyan kay Provincial Director Ferdinand Divina, sir, at kay Governor Willie Alvarado, aksyonan nyo na yan para hindi po tayo makalabuso. Ganyan din po dyan sa Cavite. Talaga naman pong fiesta ngayon daw ang mga illegal dyan sa Cavite, lalo na sa mga sugal. Kay Governor Remoria at kay P.D. Stomo, sir. Talaga naman pong wasakin nyo na po yan. Tuluyan nyo na po yan para hindi na po tayo magka-problema po dyan. Gayon din po ang tinext po sa atin dyan po sa lalawigan ng Rizal kay Provincial Director Balba at kay Governor Henares. Baka pwede nyo rin
pakilos ang inyong pong mga tauhan para ito po ay masugpo na at matigil na. Eh, ang dami-dami na pong problema ng ating bayan. Nagkakaroon pa ng problema ang ating pong mga magulang dahil po sa mga naglipa ng sugal. At ito po ay huwag marapatin pa ninyo. Pag nakakuha po tayo ng mga iwan information dyan, pati po mga may-ari niyan, ibibigay ko po sa inyong pangalan. Kaya po, panawagan po sa Provincial Director ng Rizal. Salakayin nyo na po yan sa Provincial Director ng Bulacan, kay Ferdinand Divina, sir, at kay Governor Alvarado, sir. Mag-action na po kayo. At ngayon dyan po sa Cavite, actionan nyo na po yan! Saka ito ba, partner? Mm-hmm. Sa loob ng Project 6. Oh. Kawawa naman yung mga asawa na pupunta doon kasi ang ano doon, yung mga driver, eh walang i-remit doon sa mga asawa. Dahil sa sugal. Sugal. Imagine mo yan. Hindi na sila nakamamaniho ng masada dahil na doon sa sugal. I-report mo yan sa iyong kapitan dyan sa may Project 6 para mismo ang kapitan iparade niya yan sa mga pulis na nakakasakop dyan. O baka naman yung mga pulis natin dyan may umiikot dyan. Automatic! Pakita mo lang yan, automatic ha. Automatic talaga. Kaya, dyan po kay John Pantilaw ng Quezon City Police District. Sir, baka naman pong nagtulog-tulugan po kayo dyan at baka naman yung mga tauhan nyo mayroong itinatago dyan at nabubukulan po kayo, sir. Mag-helmet po kayo para hindi kayo mabukulan. Yan, kung talaga naman pong masigasig kayo sa kampanyang yan, talagang po sa inyo na yan. Kaya kung ito ay mga pagkakataon, reklamo po natin yan sa Malacanang mismo at sa DILG para matulog na po yan at hindi na po maging salot yan para sa ating mga kabataan. Kaya yung mga asawa, partner, pumupunta doon. Mm-hmm. Tapos ganun na lang ang sabihin. Okay. Wala pa. Sige. I-take ko na yung pagkakataon na to. Mm-hmm. Sige. Kung Mayat Robles ang gumabati sa ating kasamahan na si Kanin Fagamusa sa 2286 Sitio Matarik at doon sa mga batang nakikinig dyan ngayon na kanilang, na aming mag-aaral, no? So, yan. And then, sa Lulumboy, Bulacan, sa May 3, mayroon po kami Santa Cruz na nasasalihan doon. At syempre, yung kasamahan natin na from China, no? Yan. Sasali po doon sa Santa Cruz na yan. Chinese yan, Chinese. Oo. Kasi first time na magkakaroon na Chinese ang Santa Cruz natin sa Pilipinas. Lulumboy, Bulacan. Yan. And then, we'll work out na namin yan. And then, abangan nyo po, panoorin nyo po yung Tindig Balitaan sa Rembrandt noong kahapon, na yung Friday. And then, yung Tindig Kalasag na ito, na April 25, mapapanood niyo po sa YouTube. Una ko po ipinaplug yan dahil hindi ko na po ini-edit. At syempre pa, subaybayan niyo rin po si Mami Mayet sa Facebook, Marieta Robles. Yan, yun po, yung ikikit niyo sa Facebook na yan. Mm-hmm. At syempre po, bago po tayo ay tuloy-tuloy na mawala na po sa air dahil kulang na po tayo sa oras. Syempre, babati po muna tayo. Mm-hmm. Binabati ko muna po dyan si Brother Migs, si Brother John Hernandez, si Brother John Dean, at ang lahat po ng mga kasama niya, yung mga nagde-jogging dyan kanina, at si Pastor Del. Ganyan din po, si Kuya Dani, si Ate Tess, si Beth Lim, si Bong Lim, at saka si kasamang Ben. At lahat siyempre na nakatagapakinig ng Kalasad Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa, kung kayo po ay may mga sumbong na inyo pong nakita sa inyo pong mga komunidad, huwag po kayong magatubili na magpadala po ng mga reklamo ay akin pong ipamarating sa mga kinaukulan. Ay kasama kami! Okay, binabati ko na naman doon sa Balaga, sa lahat na nakikinig sa Balaga, kay Josie Puson, isa na lang mabagitin ko dahil maikin na lang oras kami. Banggitin mo! Saka sa Puson, Bulacan, kay mga kasabahan ni Analisa Muyet. Muyet. Analisa. Analisa Harlika. Mm-hmm. Okay. Siyempre po, ako po ang inyong kalasag at tanod ng bayan, si Tito Diwan. Magkarinigan po tayo sa nito. Maraming salamat po! Hello.